Hi guys! Gusto ko lang pala i-update kayo kung ano na yung itsura ng harap ng front garden natin after ko nalinisan. Nung siguro mga few weeks ago, nung nilinisan ko yung harap ng aming front garden. Hindi ko pa kasi guys na-check after nun eh. Mga ilang weeks na, tapos hindi din kami kasi lumalabas sa front door. Dito kami diretso sa garahe. Kaya hindi ko alam kung ano nangyayari dyan sa harap. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura, kung ano na ba yung update. Kasi 4 days na lang guys, magsispring na. So maganda na yung panahon. Tapos sana naman hindi na masyadong umulan. So yan yun yung mga time na halos lahat ng mga tao nag-gardening, nag-weeding, kung ano na yung mga nilalagay-lagay sa mga garden nila. So itour ko kayo sa labas kung ano na nangyari, kung ano na yung mga changes na nandyan. Siguro naman, siguro naman hindi naman ganun kakalat. So, check natin, guys. Ayan. So, ayan. Umulan kasi kanina. Kaya medyo basa. Tingnan nyo naman ang floor. Sobrang basa. Ayan. Tapos, yung dito lang yung harap. Check natin. Buti naman, parang okay naman sila. Ay, tingnan nyo. Oh, lumabas na yung flower niya. Ayan o, nung last time kasi hindi pa bumuka yung ano niya, yung mga flower niya, di ba? So ayan o, bumuka na silang lahat. Ang ganda na tingnan. Ayan o. Ayan, ang ganda. So meron akong nilagay dun na cuttings. Ay ayun, nag-ano na rin, namulaklak na rin. Ayan sila. Ayan, kasi yung awkward kasi to lagyan ng mga halaman. So at least ito succulents, parang okay naman. So, ayan, namulaklak na sila, oh. Cuttings lang yan. Ayan, ang ganda. Ayan, so, so far, okay naman. Okay naman sila. Ayan, eto, yung frangipani na to. Magsistart na rin to ng mga leaves kung nakikita ninyo. Ayan, pag spring tsaka summer, lalabas uli yung mga dahon nito tapos magpa-flower siya. So, yung dito banda, so, i-check natin to. Siguro mga ilang weeks, pabalik na yung mga dahon nito. Yung ruby red. Ayan. Kung nakikita ninyo, oh, parang lumalabas na yung panibagong dahon niya. Parang dadalawang isip ako kung tatanggalin ko yan. Tapos, palitan ko na naman ng mga bromeliads. Kung anong mangyari. Ayan. Ito, ang dami palang nagtatanong about sa agave. Yung mga agave dito, ano lang eh, parang weeds lang din yung mga agave dito. Parang hindi siya ganun ka special. Parang common lang dito yung agave. Pero ang ganda niya pang filler. Kung nakikita nyo naman. Ba diba? Ang ganda, no? Pero lumalaki yan talaga. Pero kung magja-giant na yung itsura niya, pwede nyo naman siyang i-cut. Tapos ibalik nyo uli. Kasi at least hindi siya tatangkad. Kasi yung iba kasi tumatangkad eh. Pero pwede nyo naman siyang i-cut tapos ibalik uli sa ano sa ground. So ayan. Tingnan nyo yung cycad oh. Sobrang healthy na rin. Ayan. Hopefully ayan may mga bagong leaves na rin siya. So ayan yung mga sinasabi ko guys na mga pang feature plant yung mga cycad tapos lagyan nyo lang ng agave around it. Okay na yan. Ayan. Ikot-ikot ko kayo guys kung ano yung mga nandito. So, gustong-gusto ko kasi yung mga palm trees. Ganyan, lumalaki na yung mga agave. Ang ganda na nila. Mga ganitong size, ano sila? Ang ganda nila pag mga ganitong size. Pero pag sobrang laki na minsan, yun, kinakat na namin. Tapos, binabaon uli sa ground. Ayan. So far, ang okay naman nila. Ito yung bottle palm. Ito pala guys, ito yung paborito ko na palm trees. I know na common to sa Pilipinas eh. Tapos parang hindi to pinapansin, di ba? Triangle palm. Ayan. Kasi parang triangle yung ano niya, oh. Body niya. Ayan. So, ang dami kong mga, yung mga nandis na halaman. Ayan. Agave, cycad, eto agapantos. Tapos may mga lilies din ako dyan, oh. Mga konting succulents. Ayan. Dracaena, marginata. Tapos ito, ang ganda ng kulay na to ng golden cane. Maliit pa lang, pero ano na siya, established na. Lumalabas yung pagka-golden niya na kulay. Tapos ito naman, bottle palm.
maliit pa siya pero slow growing to eh, yung battle palm na to. Ito rin ginagawang feature plant din. Minsan nilalagay ito sa malaking pot. Kasi yung body nito is ang ganda. Tingnan nyo yung body niya. Ayan. Alam ko na hindi kayo mahihilig siguro sa mga palm trees. Pero dito kasi guys, mostly yung mga halaman dito is mga eucalyptus or mga gum tree. Minsan ka lang talaga makakakita ng halos mga bahay dito may mga palm trees. Depende rin sa theme ng ng backyard. Another favorito kasi namin guys yung yung triangle tree, ayan. Kasi ang ganda talaga nila. Tapos unhardened sila. Ayan. Tapos another battle palm tree na naman. Ayan, agapanthus. Ayan, ito naman Dracaena pero nakalbo. Ayan, tapos ito golden succulents din to eh, parang copper spoon yata to. Sure na rin siya, dati cuttings lang yan eh. So tapos ito guys, yung frangipani na to, ang ganda ng kulay ng flower nito. Ayan, so antayin na lang natin sa summer, lalaki yan. So mostly yung mga namin, mga ground cover namin is agave kasi maka-tolerate sila guys ng sun. Kahit na anong init, okay sila. Parang set and forget sila na klase ng halaman. Tingnan nyo naman yung aming yung yaka. Ayan, sobrang laki na. Lalaki talaga yung mga yaka, especially pag pag gusto nila lang yung lugar. Tingnan nyo naman yung mga agave. Diba? Puro lahat agave. Mga baby pa yan ang nilagay namin. Pero tingnan nyo na, lumaki na siya. So, yung mga agave, very popular lang yan dito, guys. Yung iba nga, ayaw nito eh. Pero, yan yung mga halaman na hayaan mo lang siya. Kahit nga hindi mo diligan, okay yan eh. Kasi parang succulents din yan de. Ayan. Tapos, eto, marginata. Dracaena marginata. Ayan. Tapos, eto, frangipani. Eto, may namatay kami dito na palm tree. Eto yung kentia, namatay siya. Ganun lang talaga yun. Tapos, another frangipani. Siguro, white yung flower nito. Tapos, ayan, ionium. Ayan, ang laki ng ionium. Oh, mag-flower na siya, oh. Ay, nagmo-monocarpic siya. Yung ionium. Parang variegated to na ionium, eh. Kung napapansin nyo na lumalabas yung stripe niya. Last time, puro stripe. Ayan yung ionium natin. Tapos, parang merong dyan. Ito, another jade plant na ibang klase. Aba. Tingnan nyo. Oh, diba? Mga salarin. Ayan. Another, succulent. Ito naman. Ayan, kung titingnan ninyo guys, sana naman umokay sila. Gaya ko ng pellets. Ito, oh, para sa snails. Para mategok sila kung makain nila yan. Para hindi sila panay kain sa mga ground cover na halaman. Yung mga nilagay ko dyan na mga maliliit lang na mga succulents, mga haworthia, ayan. Ang laki na pala nito, oh. Ayan, ang laki niya na. Hindi ko alam kung pero parang siya, Shrek ears. Pero malalaking Shrek ears, so hindi katulad ng mga maliliit na Shrek ears. Hindi ko alam kung yan. Ayan. Ito ang ganda talaga ng chopstick pag minas plant mo sila. Ang ganda nila. Yan kasi yung ginagawa ko. Minamas plant ko sila para mas maganda kasi pag ganun, parang hindi mo na makikita yung soil. Ayan. Tapos yung, hindi ko alam kung yan. May baby na ba? Ayan, may baby na yata. Oh. Ayan, another echeveria. Ayan. Ayan sila. Tapos yung variegated na sun rose. Ayan. So far naman, okay naman dito guys. Okay naman sila dito sa harap. Ayan. Nag-iisip kasi ako na tanggalin ko yung neto eh. Tanggalin ko to. Tapos lalagyan ko na naman ng bromeliads. Meron din pala ako ibang klaseng ionium dito. Oh. Ayan. Edge niya. So ibang klase. Meron kasing puro dark na black. Meron ding variegated. Meron din na puro green lang. O, tingnan nyo. Meron na naman, o. Ayan.
hopefully umokay na yung ano, yung panahon para makapag-gardening uli tayo. Kasi meron pa ako dun guys sa harap na hindi ko pa nalinisan. Parang pareho din yung size dun sa labas. Check ko nga, labas nga ako. Check na natin ng konti. Ayan. So eto guys yung labas namin. Ayan. So ang dami ko pang lilinisan. Sun rose na variegated. Siguro ikakat ko na lang yan. Tapos, eto, sana naman maging healthy to sa summer. Yung frangipani na to. Ibang klaseng frangipani to eh. Evergreen yung tawag dito. Ang gaganda ng pagkadahon nito. Tingnan nyo, hindi ko pa nalinisan. Ayan. So, balikan na lang natin uli next time. Kasi, ang dami talaga. Ay, ang ganda na. Lumaki na yung ano ko, yung ginger na tinanim dyan. O, tingnan nyo. Ang laki niya na. Maliit na niya nung nilagay ko dyan eh. Tapos yung variegated umbrella parang nag-revert. Ayan, lilinisan ko pa yan kasi meron akong namatay dyan na, na halaman. Maglalagay ako ng halaman dyan uli kasi kalbo na siya. So, tingnan niyo oh. Nilagay ko yung succulents dyan. Ayan. Tapos dito din sa gilid. Wait lang. So, eto. Eto yung sa gilid. Ayan. So, tingnan niyo may nilagay din ako ng mga chopstick. Tawag na to? Spider plant. Tapos yung frangipani namin, hindi nagdadahon pa. Summer na yan magdahon. So, ayan yung lilinisan ko pa. Tingnan nyo, ang daming mga dried leaves. So, ayan. Tapos dito banda, ayan, lilinisan ko rin yan. Ang dami kong lilinisan. Tingnan nyo guys, oh. Tingnan na kung gano'n siya mature. Yung haworthia na yan, or aloe. Family ng aloe yata yan eh. Sobrang laki na yan. Tingnan nyo guys kung gano'n siya kalaki ha. Oh, diba? Na. So, ayan. Tingnan nyo naman ang, eto, parang monster to eh, na aloe. Parang aloe tree siya. Pero tingnan nyo naman guys kung gano'n siya ka, ano, gano'n siya kalaki na. Maliit lang yan dati. Tapos, eto, ang dami namin mga yaka dito na mga variegated, mga normal lang. Tapos, another cycad. Parang recap lang yan guys sa mga gagawin ko pa this coming summer na. Ano lang, paglilinis lang, tidying lang. Yan yung mga gagawin ko pa. Ang dami ko pang gagawin. Medyo lumalamig na kasi sa labas. Ayan na guys ang ating mga konting ano lang. Konting update lang at konting update na rin kung ano yung lilinisan ko this coming spring and summer. And thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Paklik na notification bell para ma-update kayo guys sa mga bago nating video. Take care! Bye!